Narito na mga balita mula sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. na walang Pinoy na nadamay sa pagguho ng Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland matapos mabangga ng cargo ship. Patuloy raw ang pagmonitor nila sa sitwasyon. Ayon sa mga otoridad doon, presumed dead o pinangangambahang patay na ang 6 na construction worker na kasama ng malaglag ang tulay kahapon. 2 naman ang nailigtas. Dinagdagan ng Philippine Coast Guard ang mga tauhan nila sa mga pantalan. Ayon sa PCG, ito'y para ma-check ng maayos ang mga barko pati maliliit na bangka laban sa overloading. Ngayong Miyerkules Santo, lagpas 34,000 pasahero ang na-monitor nila sa iba't ibang pantalan sa bansa. Nagdagdag na rin ng mga biyahe sa Batangas at Mindoro ports para ma-accommodate ang maraming pasahero. Simula April 15, pwede nang magpapalit ng plastic card ang mga driver na may hawak na papel na lisensya. Sa panayam ng Super Radyo, DCBB, kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kailangan anyang bumalik sa district office kung saan kinuha ng driver ang lisensya para mapalitan. Ang paglabas sa mga plastic card ng LTO ay kasunod ng pag-lift ng Court of Appeals sa injunction order na pumigil sa ahensya para tumanggap ng plastic cards. Ayon kay Mendoza, 1,000,000 piraso ng plastic cards ang na-deliver sa kanilang central office itong Lunes, kasunod ng pagkatig sa kanila ng korte. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Bontoc Mountain Province muling nabalot ng makapal na usok dulot ng forest fire sa iba't ibang bahagi ng bayan. India at Pilipinas nagkasundong magtulungan sa pagpapalakas ng maritime security at kaligtasan ng mga Pilipinong seafarer. At pagdadagdag ng 8,000 motorcycle taxi slots pinayagan ng LTFRB. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Lala Roque ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.